Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Lalo na po doon sa sumusubaybay po sa ating daily devotion. Nasa season 27 na po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat sa oras na ito na muli ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang kami po ay mag-aral, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya at pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo ang gabing ito, Panginoon. Lord, hinihiling ko po ang kalinisan, Panginoon. Gawin mo kami marapat, linisin mo ang aking puso at isip, maging ang mga nanonood, O God, Lord, na Panginoon, maging marapat kami lahat, Lord, sa iyong harapan sa oras na ito, Ama, at ilagay mo nga po ako, Lord, sa iyong likuran, Panginoon, Lord, dahil kung wala ka, Panginoon, malibang andyan ka, Lord, wala po akong magagawa, Panginoon, kaya, Lord, sa iyo po inahabilin ang gawain ito, Panginoon, o paghahayag, Lord, ng iyong mga salita, Panginoong Jesus. Yung karunungan na nagmumula sa iyo, Ama, at ma-deliver, Lord, ng maliwanag at maayos, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo lahat ng papulit, pagsamba, pagdakila, Ama, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yung nga po, nasa season 27 na po tayo. Ang ating pong team ay The Fear of the Lord. Sabi, ang takot sa Panginoon. Sabi po dito, the fear of the Lord is the crown of wisdom, the completion of peace, and the fruit of salvation. Sa Tagalog po, ang takot daw po sa Panginoon ay korona ng karunungan, ang pagkakasangkapan ng kapayapaan at bunga ng kaligtasan. Kasi dito, yung magkaroon tayo ng takot sa Lord, yung kaligtasan atin pong makakamit. Ang aking pong key verse ay nasa Exodus 20:20. Exodus 20. Sabi po rito, sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Napakabuti po ng Panginoon. Dito pong time na to, ito po yung nagbigay na ng 10 utos ang Panginoong Yahweh sa kanyang bayan, sa bayang Israel, sa mga Israelita. Ang Panginoon po, sa kabila ng dami ng nagawa niyang kabutihan sa kanyang bayan, ito, ang mga Israelita po, likas na matitigas ang ulo, mariklamo, no? Hindi po sila, hindi po nila ina-honor ang Panginoon. Wala silang takot sa Panginoon. Kaya yun yung hiling ng Lord sa ating givers, yung magkaroon sila ng takot. Mula po nung ilabas sila niya o ng Panginoong Yahweh sa Ehipto at pagkaalipin ng sa mga Ehipto, kanila pong paglalakbay, napakarami nilang reklamo. Hindi man sila pinagkukulang ng Panginoon. Sinisilipan, lagi nilang sinisisi, lagi nilang sinasabi na inilabas mo ba kami sa Ehipto para mamatay sa ilang or mamatay sa gutom o sa uhaw. Yan po ang lagi nilang sumbat sa Panginoong Yahweh. Bagamat kung sa uhaw at sa gutom, hindi naman talagang nagpapabaya ang Panginoon. Saganang sagana po ang biyaya, ang pagkain at bukal ng tubig na pinagkakaloob sa kanila ni Yahweh. Subalit po sila, bagamat sa salita ni Yahweh, natatakot sila dahil ang namamagitan sa kanila, si Moises, kasi po takot silang mamatay dahil ayaw nilang makipag-usap sa Panginoong Yahweh kasi nga baka raw sila mamatay. May takot sila sa salita, pero bilang Panginoon nila, hindi nila ino-honor ang Panginoong Yahweh. Hindi po sila sumusunod. Na kaunting takot, wala sila para sa Panginoon. Kaya ang Lord, imbis na pinarusahan ko sila, imbis na yung kanilang paglalakbay ng 40 years, naging 400 years kasi
sa sobrang reklamador po nila. Kaya po ang Panginoon, Yahweh, pinarusahan sila. Po. Kasi sobra-sobra ang gabay ng Panginoon sa paglalakbay nila, ang kanilang nagiging lilim, yung haliging ulap. At sa gabi naman po, ay yung apoy na nagbibigay init sa kanila sa isa lamig ng panahon. Pero po talagang sa tigas po ng ulo nila, kaya sila pinarusahan, hindi sila nakarating sa lupang pangako. Kaya po, ang pagkatakot po sa Panginoon ay mahalaga po sa atin, kahit po sa panahon natin ngayon. Binigyan ko po ng tatlo, bagamat napakaraming benefits po kapag ang isang tao ay totoong may takot sa Panginoon, kumuha lang po ako ng tatlong benefits. Ang una po ay may pangako ang Diyos. Totoo naman po. Dito po ay makikita yung sagot po ito sa ating key verse sa Deuteronomy 5:29. Mula po 28 hanggang 29. Sabi po dito, narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Si Moises po nagsasalita. Ito po ang Panginoon ko. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana ngay manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Yun po pala ang layunin ng Lord. Kaya ang gusto ng Lord na bukod sa sinusunod nila ang utos ng Panginoong Yahweh, magkaroon sila ng takot. Kasi yung katumbas po nun, yung sinabi ng Lord dito sa verse 29 ng Deuteronomy 5, matiwasay na buhay habang panahon. Sabi po, habang panahon. Ganon din po sa awit 112:1-3. Din po ito sa mga pangako ng Panginoon sa pag ang tao ay may takot sa Panginoon. Sabi po dito, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ito, isipin niyo po yan. Ito, ang kabutihan ng Lord, yung pagpapala niya, yung pag-iingat at pagbibigay niya ng ganting pala, eh hindi panandalihang panahon, sabi habang panahon. Ganun po kabuti ang Lord sa mga taong may takot sa kanya. Kaya ang tangi niya lang kung hinihiling yung magkaroon tayo, kahit po sa panahon natin ngayon, magkaroon tayo ng takot sa kanya. Ang pangalawa po ay karunungan. Sabi nga po, the fear of the Lord, the beginning of wisdom. Umpisa daw po ng karunungan. Sabi po sa Kawikaan 9:10, sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay dulot, may dulot na kaalaman. Amen. Napakahalaga po yung magkaroon tayo ng paggalang, no po? Yung karunungan ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung karunungan na mamuhay tayo ng may kakontentuhan, mamuhay tayo ng may kapayapaan, may malasakit sa iba. Yun po yung ibibigay nung takot natin sa Panginoon, yung ibibigay sa ating karunungan. Hindi po karunungan ng mundo. Kasi kapag ang karunungan ng mundo ang na-adapt natin, kapahamakan po ang ating kauwian. Sabi po dito, maibigin sa kapayapaan, maibigin sa kapwa at may malasakit sa iba. Maging modelo po, magiging modelo po tayo ng mundong ito. Hindi lang po para sa iba, kundi lalo na sa paningin ng Panginoon. Magiging maganda tayo, magiging apple of the eye tayo ng Panginoon kapag tayo ay may takot sa Panginoon. Yung po yung magiging buhay natin, yung karunungan na yun, yung gagabay sa atin para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung mamuhay tayo ng kung ano yung nais ng Lord. Yung mahalin natin yung kapwa natin, pag malasakitan natin sila, hindi yung
kapatiran na, wala kang pakialam. Dumadaing na, na hindi mo man lang tulungan. Hindi po yun yung buhay na hindi po yun yung karunungan na ipinagkaloob sa atin ng Lord, kundi yung karunungan na magkaroon ng malasakit, lalo na sa iba. Itinuturo po yan ng Panginoon. Ayan yung karunungan ipinagkaloob niya po sa atin. Tapos yung sundin po natin kung ano yung utos ng Panginoon at kung ano yung ibig niyang gawin natin, yun po ang totoong matatawag na karunungan. Bunga po yan ng takot natin sa Panginoon. At ang isa pa po ay Kawikaan 2:11. Dito po sa Kawikaan 2:11, ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawi maglilihis sa likulikong landas. Sabi po, maglalayo sa likulikong landas. Sabi po ay karunungan bigay ng Diyos. Ang magiging gabay natin sa tama at malinis na pamumuhay na ibig ng Diyos para sa atin. Bibigyan niya tayo ng tamang kaisipan po para sa ating mga desisyon at positibong pananaw para sa buhay na ating tatahakin po. Hindi tayo positibo. Ibig sabihin, may maganda laging resulta. Lalo na kapag tayo patuloy na lumulod at dumudulog sa Panginoon sa mga desisyon natin po. Na kapag ibinigay mo sa Panginoon, ang kinin mo ng binigay niya na. Hindi yun na nalangin ka, pero nag-aalinlangan ka. Hindi po karunungan yung kamangmangan po yun. Ayaw po ng Panginoon ng ganun pamumuhay. Ang gusto ng Lord, kapag ibinigay sa Kanya, idinulog sa Kanya, kapatid, bitawan mo na yung problema na yung baha. Kumbaga, ipinagkatiwala mo na sa Panginoon. Huwag mo nang isip-isipin, huwag mo nang bulay-bulayin pa sa isip mo. Kundi, kapag ibinigay mo na, kalimutan mo, i-erase mo na sa isip mo yan. At dahil alam natin na ang Panginoon natin, walang hindi kayang gawin. At walang hindi gagawin sa mga anak niya na marunong sumunod sa kanyang mga utos. Amen? Sabi rin po sa Kawikaan 3:21-23. Sabi po rito, ang matiwasay na pamumuhay. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito ay masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Isipin niyo po yung karunungan na yan ay pinagkakaroon. Sabi, magkakaroon daw tayo ng matiwasay na buhay. Kasi po syempre, makakapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi gawa ng karunungan ay pinagkaloob niya sa atin. Amen? Sabi po sa Kawikaan pa rin, 16:6. Ito po. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Totoo naman po, ano po? Iiwas tayo ng Lord. Yung po ba sabi niya nga sa 1 John 5:18. Sabi niya po, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasama dahil iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila pwedeng galawin ng Diablo. Sa pangatlong benefits po natin, ang pangatlong pong benefits natin ay malayo sa kasalanan at sa kamatayan. Yan po yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Sabi, hindi nagpapatuloy ang anak ng Diyos sa pagkaasala dahil ang Panginoon ang mag-iingat at hindi tayo pwedeng galawin ng Diablo. Kasi po, matututo tayong hindi gawin ang mali. Lalayo tayo sa kasalanan. Kasi po, kapag nakita ng Panginoon na tayo'y tapat po, tapat tayo sa Kanya.
bibigyan niya tayo po ng, yung nga, yung karunungan kanina, di po ba, kapag nakikita ng Diyos na sinisikap natin na lumayo sa kasalanan, yan po yung pangatlong benefits natin. Alam niyo po, yun yung sinisikap natin maging malinis sa kanyang paningin, sa harapan ng Diyos, kundi kahit-kahit medyo may kahirapan, sabi nga, hindi naman madali ang pagiging, madaling sabihin, pero mahirap kung ipamumuhay din natin ang pagiging buhay Kristiyano. Bagamat po mahirap, pero andun pa naman, andun po ang gabay ng Panginoon. Kapag nakikita po natin na gumagampan tayo, pag nakikita tayo ng Panginoon na gumagampan tayo sa lahat ng kanyang mga utos, no po, siya po mismo yung maglalayo sa atin sa kasalanan. Ano po, sa paraan po na ibinibigay niya sa ating yung takot sa kanya. Ito, yung conviction, yan po ang unang-una na hindi na tayo nakakapamuhay ng may compromise. Ito ba? Kapag mali. Ito ba? Minsan, bagamat hindi pa tayo perfecto, pero nakikita ng Panginoon yung pagsisikap. Kasi lagi niyang sinasabi po yan, di ba, sa salita niya, na pagsikapan ninyo. Dahil alam ng Panginoon na hindi madali. Hindi po madaling gumampan. Pero tayo pong mga anak na ng Diyos, excuse me po, at lumalim na ng lumalim sa pananampalataya at tunay na may relasyon na tayo sa Panginoon. Bagamat nagkakasala po tayo, pero hindi po yun nananatili. Kumbaga yung pagkakonsensya nandun po sa puso natin. Di po ba? At sinisikap natin na kapag ang kasalanan, pinalikuran natin, hindi na natin kailangan balikan. Dahil alam po ng bawat isa sa atin na yun ang nais ng Panginoon. Alam niyo po yun, yun yung nagiging bunga ng takot natin sa Panginoon. Ito pong tatlong benefits na to. Itong pangako ng Panginoon, ang karunungan, at yung paglayo sa kasalanan. Yan po ay bunga ng banal na pagkatakot natin sa Panginoon. Marami pa po yan, tatlo lamang po ito dahil may limit po ang ating oras. Ang Panginoon po, siya rin po ang naglagay sa puso natin ng takot. Ang gagawin lang po natin, pag-ibayuhin po natin yan, kasi yan yung gabay natin. Kaya tayo nakakaiwas, binigyan niya sa atin yung self-control, di po ba? Yan yung conviction, di po ba? Yan yung nagiging gabay natin sa araw-araw, yung bunga ng banal na espiritu, di po? At saka yung takot natin sa kanya. Yan po yung maghihiwalay sa atin sa kasalanan. Lilinis tayo, lilinisin tayo ng Panginoon kapag yan ay ipinamuhay natin, yung banal na pagkatakot natin sa Lord. Kaya sikapin po natin na nabagampanan po natin yan. Sabi nga, kaya po nga, di ba, ang mga Israelita hindi nakarating sa lumang pangako dahil sa tigas ng ulo, di po? Wala silang takot sa Panginoon. Sa buhay po natin ngayon, hindi na po papayag ang Panginoon. Kaya binigay niya sa atin itong mga bunga ng pagkatakot natin, ng banal na pagkatakot natin sa Kanya. Kaya po ang bayan ng Lord, sabi ko nga kanina, hindi naligtas. Pero tayo, mahaba po ang pagkakataon natin ay pinagkakaloob ng Lord. Kung ang mundo po sinasabi, dadating na ang Panginoon, bakit wala naman? Pero ang totoo po niyan, ang layunin ng Lord, kaya hindi pa siya bumabalik, kasi po binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon po na unahin natin siya, na magkaroon tayong patuloy ng takot sa kanya. Pagkakataon na maligtas pa tayo, malinis pa tayo, maiayos pa natin ang buhay natin sa tulong niya. Yun lang po ang nais ng Panginoon sa atin. No? Kaya po, ang gusto niya parating ng Lord, patuloy tayong sumunod, patuloy tayong mamuhay ng ayos sa kanyang kalooban. Maganda po ang gantimpala. May katumbas po na gantimpala kung tayo patuloy na ipamumuhay natin yung takot natin sa Panginoon. Napakaganda po ng gantimpala ng Panginoon. Magandang plano sa buhay natin para sa ating mga anak niya na patuloy na gumagampan, nagsisikap na masunod kahit mahirap po ano yung kalooban, kung ano yung buhay na tinatahak natin. Pero sa hirap po yun, kaagapay naman po natin ng Panginoon. Hindi tayo lalaban ng tayo ba? Lagi ko nga sinasabi yan. Sa bawat pagsubok,
sa bawat buhay, sa buhay natin na tinatahak natin patungo yung mga lubak-lubak. Ang God po ang kikilos din. Kung patuloy po tayo magpapasakop at magtitiwala sa kanya, ito proseso niya po ang buhay natin. Bagamat nandyan yung mahihirapan tayo, pero tandaan po natin, ang Lord, sabi niya, pangako niya, hindi niya tayo iwan ni pababayaan niya. Lagi po natin isaisip na ang Panginoon, isa lang ang purpose niya sa buhay natin, yung maligtas tayo, maisama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya sa gabi pong ito, nawa po ang salita ng Panginoon ay naging liwanag po sa buhay ng bawat isa sa atin po. Ang Biblia po ay, sabi nga, basics instruction before leaving earth. Kasi talagang ang salita po ng Panginoon, kapag binulay natin, buhay po natin yan. Lahat ng nasa panakapaloob sa Bible, nangyayari po yan lahat sa buhay natin sa ngayon. Kaya sa gabi pong ito, isa lang po ang iiwan ko sa inyo, yung pong pagkatakot natin sa Lord, yung banal na pagkatakot natin sa Panginoon. Ganapin po natin sa buhay natin yan habang nandito pa po tayo sa lupa. Dahil ang Panginoon po, yan po ang hinahanap sa akin. Yung maging totoo tayo sa Kanya, yung sikapin natin na maging malinis sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Kaya salamat po sa gabi nito. Yun lamang po, at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay Panginoon na ang iyong mga salita, Panginoon, ang gabay ng bawat isa sa amin. Kung ito po ay tunay namin, susundin, Ama. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maipamuhay namin, Panginoon. Bawat, Lord, bahagi ng iyong mga salita, Ama. Tunay na you are the crisis, the answer, Lord, sa lahat ng area, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Kung kami lang wala kaming kayang gawin, Lord, malibang andyan ka, Panginoon. Salamat. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo, Lord, ang bawat isa, Ama, maging Panginoon yung may mga karamdaman, O God, Lord. Tunay, Panginoon, na inangkin namin na pinagaling mo na sila, hindi man namin sila, Lord. Unang-una na si Ate Precy, O God, Lord. Totally healed, Panginoon, maging kay nanay ni Ama. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga lingkod, Ama. Lord, inaangkin namin, Panginoon, sabi mo sa iyong mga latay, kami nagsigaling, Ama, kaya inaangkin namin, Panginoon, na ang kagalingan ay natanggap na nila, Panginoon. Maging yung di man namin na banggit na pangalan, Lord, alam mo't abot sila, Panginoon, ng iyong paningin, Panginoon. Totally healed, Lord, sa bawat isa, Panginoon Jesus, maging para sa aming bansa, patuloy kang kumilos, Lord, sa aming iglesia, gitna lahat, para sa aming pamilya, O God, Lord. Panginoon, andito kami't naninindigan, Lord, para, Lord, sa bawat pamilya namin, Panginoon Jesus, Lord, ikaw ang kaligtasan, Lord. Patuloy mo paglalimin, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo, Ama. Dahil ito, Lord, ang tunay na makapagliligtas, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Yung malalim na relasyon sa iyo, Panginoon Jesus, tulungan mo kaming magampanan namin, Panginoon, bilang mga anak mo, ang lahat ng mga ipinag-uutos mo sa amin, magamit ang buhay namin, Panginoon, na patuloy sa ikalalawak, Lord, ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Bless us, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyo lahat ang papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati. Basbasan mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan at makapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat.